How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I told you of earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. That whosoever believeth in him should not perish, but have sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Pag-aadala namin ngayon, patuloy kanina umaga, Panginoon, ang mga mission ni Lord. Tunay nga po, Lord, na pinaka-purpose ni Lord sa mundong ito, Lord, kayo po'y bumunta sa unang pagkakataon in the flesh, ay iligtas sa mga tao. So I pray, maintindihan po namin ito, Lord, pattern namin ang aming sariling mission, Lord, purposes in life, sa inyong purpose din po, Panginoon, para makita namin kung ano po talaga dapat namin gawin. At makita rin namin na ma-please kayo sa amin because kami po yung naka-align nga po, Lord, pareho ang aming ginaugulan, ang aming buhay, oras, energy, at lahat na, Lord. So, Panginoon, kayo pong malalati, kayo mag-by in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaupo na po. Good afternoon sa lahat. Title po ulit natin, ha, What is Your Mission? Or The Lord's Mission po ito, no? So, pag-aaral natin kanina, medyo habang introduction, pero okay lang yun. Mag-guest tayo kanina eh. So again, pag sinabi mission, ito po ay something na kinugula natin ng panahon. Ito importante. Depende nga sa nagbigay at tatanggapin mo. Okay? Kasi may mission yung Panginoon, di mo na tinatanggap. Okay? So pag tinanggap mo yan, at dapat, alam mong maayos yan, gagawin, okay? At hindi kita mag-fail, di mission fail, di ba? A specific task in with which a person or a group is charged. Pag sinabing charge, oh, maganda yung ano niya, no? Sinabi inobliga or inutusan. Okay? So kaya madalas yan ay mga military. Diyan natin ngayon naririnig yan. Okay? Kasi nga specific yung mission nila, yung purpose, and then dapat ma-achieve nila yon. Okay? So, pero madalas siya yan, kahit sa mga dictionary pa rin ngayon, madalas siya tinutukoy na mission. Katulad nito, mission to sa San Mateo. Amen? Amen. So, church na tayo ngayon, pero dati, mission, isa lang yun. May church para maligtas yung mga tao, and then, after nila maligtas, maaakay sila, at sila ay maturuan ng mga tinuturo ng Panginoon, i-practice nila yon. So, tayo na yung yun. Okay? So, yun ang ito, ibang klase na po yan. So again, unahin po natin yung kanina umaga. Kanina umaga po ay tinignan natin yung mga passages po na actually dinidescribe ng malinaw ano po ang mission ni Jesus Christ, bakit siya dito pumunta. Okay, so siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Bakit? May gusto siyang gampanan dito at ginampanan niya nga po yun. 2,000 years ago na. Tagal na rin, no? And then, number one is to fulfill the law. Nakita natin yon. So may mga kalaban siya. At ngayon, actually lahat ng false teachers, false churches ngayon, yun po yung makikita natin ginagawa nila eh. Alam nyo ba yon? Parang kalaban natin sila in many ways. Hindi natin sila saktan. Pero, dahil hindi naman dapat, di ba? Kasi kalaban natin sila in a way na binababoy po nila yung ano. Yung iba, yung karamihan dyan kasi is biktima lang din. Nakukuha ng mali. Tapos pagtatanggol na nila yun. Ano yung nakasanayan nila. So, ganun din si Jesus. Nung panahon niya, may established religion na po nung panahon niya, pagdating niya. So, isa sa mga style, kahit sa ngayon, para ma-discredit ka,
ginagawa niyo mga yan ay binibigyan ka ng masamang kahulugan sa ginagawa mo. Okay? So, di tayo papayagin ng gano'n. Kaya nga sabi siya, alamin niyo muna yung totoo and then saka mo panindigan, saka mo gawin yung dapat mong gawin. Ang hirap nung, kunwari, ano ba? Balik tayo sa mission kanina. Example lang, kunwari, si... Sino mang gusto mag-i-assassin dito? Yung palabas kasi ngayon, kunwari, si Raven. Sa nanonood kasi lagi siya ng pelikula, parang ganda maging ano, assassin. Nababayaran ka ng... Siyempre, di naman ganun kasama, pastor. Eh. Pero sasabihin sa'yo, uy, masamang tao naman yung papatayin mo. Masamang tao naman yan. Kunwari, si Putin. Kung kaya mo, di ba? Kunwari, ganun. Tapos yung andun ka na, gagawin mo na yung ano mo, gagawin mo, malapit na, tapos biglang may ebidensya na parang hindi naman pala ganun, no? So niloko ka lang pala sa mission mo. Ang akala mo, masamang tao yung papatayin mo, yung palang masama yung nagpapatay. For example, ganun na lang. Madalas yan sa mga plot, eh, no? So ano mangyayari sa'yo ngayon? Imagine nyo yun, may gagawin ka, pinagplanuhan mo matagal. Pinagplanuhan mo kung paano. Ngayon, andun ka na, gagawin mo na, hindi mo magawa. Either hindi mo magawa, hindi ka niniwala doon sa gagawin mo. Kasi may prinsipyo ka, kaya mo ginagawa yung ginagawa mo, hindi lang pera sa pera, pero alam mo, may naniniwala ka, may ginagawa kang mabuti. Diba? And then, andun ka na, gagawin mo na, nalaman mo pambihira, no? Ang sira, ulo pala yung gobyerno ko. Mga ganun ba? So, anong gagawin mo? Di ba, ang tawag nila sa English dyan is disenchant. Ibig sabihin nung na-discourage ka. Di nung na-discourage ka talaga, parang may sira ka ng ulo. Naintindihan ba? Kasi pinagplanuhan mo ng gusto yun eh. Naniniwala ka doon with the passion, di bira yung taong gagawa nun. Kasi ikaw, sumunod ka naman kasi napaniwala kasi sa bagay, tapos bandang huli, magka-crumble pala. Bagsak pala, ibig sabihin, mali yung ginawa mo at gagawin mo. So, maganda yung illustration po yun dito sa religion. Diba? Church-church ka dyan, praise the Lord ka, bandang huli, mali pala yung sinasamba mo. Mga ganun ba? So, napaka-importante ngayon na siguraduhin mo muna yung mga bagay-bagay and then, saka mo gawin. Okay? So again, in summary, tayo sa church, yun, para maligtas yung mga tao. Again, napaka-importante niya. Pero tingnan mo, tumingin ka sa piligid mo. Maraming religion ngayon, established religion po yan, ha? Tulad ng, yan, Catholic ang pinakamatagal, eh, na. Kung titignan mo yung establishment nila, at nagpatuloy ng matagal, at kahit paano may structure, Catholic po yan, wala nang tatalo dyan. Pero peki yun, diba? Hindi ibig sabihin, tunay yun. Iglesia na yung manalo, tumatagal na rin, diba? Nag-celebrate sila kailan lang ng 106 ata yun, anniversary. So, established na rin sila, pero tunay ba sila? Tama ba sila? So, hindi yun ang basihan. Kaya, pastor, tayo, 5 years pa lang eh. Yung local congregation lang natin ng 5 years. Pero aral natin, tingnan mo dito sa Bible, hindi sumasablay tayo dito. Kasi naipasa sa atin. And then, continuously, sinisik natin ang kalooban ng Diyos at ginagawa. Okay, so kaya balik tayo dun sa kaninang point ko, no? Sorry. Kaya ang Panginoon, napunta siya para to fulfill the law. Hindi siya tipong yung mga kulto na may sariling... direction lang ang buhay, naisipan lang niya, may mga ganyang ano eh. Pag pinag-aralan nyo to, mamimili ka at mamimili ka, ang daming galit sa Panginoon, pinipeke siya. May sinasabing mga, kahit yung mga sikat na ano ngayon, may YouTube channel, for example, hindi mo pwedeng i-minimize yan eh. Ang daming nakikinig doon. Amen? Makikitang-kita mo, million. Tapos ganito napapainggan ng mga kabataan. Kesyo... hindi sila sigurado kung maniniwala ba sila o hindi kay Jesus. Paano yun? No? So, kalaban natin yun. Anyway, ang totoo, ang Panginoon ay totoo, and then, hindi niya sinira yung bata, siya yung nag-fulfill. Okay? Kaya, interesting din naman, wala kang makikita kahit sinong personality sa mundo at sa history ng tao na katulad ni Jesus.
Yung iba, minimize siya. Si Jesus, para lang si Muhammad dyan eh. Ha? Wala kang alam sa sinasabi mo. Parang naging si Muhammad, di naman nag-claim na Diyos o anak ng Diyos. Parang patawa nga lang yung ano niya eh. Yung kanyang... Anong pinaggagawa niya dun? Nakikinig ba? Amen. Okay. And then, pangalawa niya is to minister. So, siya yung nag-fulfill, siya rin ay naglilingkod. Makita namin yung, bili ka na nga natin, mabilis lang. May kalaban tayo eh. So, doon yung nakikinig kayo ha. Paibasa niya, ready, go. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Okay, kung saan Panginoon naglilingkod, ikaw, ano ka? Kahit sa church po, ang daming nakakasawa na ngayon. Pag ikaw nag-inaral mo yung mga history ng churches, magsisimula yan ng tama, bandang uli, sasablay. And then, lalo na pag ikaw yung na-involve sa mga yan, malaki yung ano, churches, pag inaral mo, anong meron dito? Hindi na tunay ito, katisuran pa. Pag inaral mo, pag, lalo pag andun ka na, lalo pag nakisakay ka rin dun. Kasalanan mo na at that point, di ba? At na nakaka... Yung mga kinukwento ako sa inyo last time. Kaya siguraduhin nyo, pangalawang point, wala ka dito sa church para ikaw yung paglingkuran. Yung iba kasi ganun eh. Katulad na lang, yung mga Catholic na naman, di ba? So, kung alam niyo yung kwento, totoo, yung ibang mga mayaman na pamilya, yan, dumidikit yan. At dinidikitan din sila ng mga pare. Totoo lang. So, ginagawa nila, ay, siyempre, style na rin ng mga kulto ngayon yan. Hindi ka magugulat. So, ginagawa, sineset up na nila pala yung pamilya nila sa kasikatan, sa posisyon, no? Ganon ginagawa, kaya ginagawa, oh ito, father, ito po ang aking anak, oh ito, bahala ka na dito. Pasok ko sa kumbento. Pero actually, ang sinisecure niya, yung kanyang sariling posisyon. Ganyan po yung kahit sa mga churches ngayon, ingatan niyo yan. Nawala kayo dito, baka nag-iisip kayo, eh, paano kaya ako magiging ganito, ganyan. Kaya nga, maganda naman sa atin, wala ka rin pagnanasaan na ganun halos eh, di ba? Kaya lang yung sabi sa inyo tayo, wala. Wala, dito, katuloy ito, bahay lang namin ito eh. So, pero sa ibang churches, pag medyo yung mama na pinaglanasaan na yung posisyon, pera, okay? So, ganun. Kaya ang Panginoon, so nakakaasar na ewan yun. Nakakabuisit. So, sana wala sa ating ganun. Kahit idea lang, kahit sa umpisa lang. Amen? Amen. At kahit sa mga Baptist church, ganun, pag tinignan mo yung mga tao, pinag-uusapan, nakakita kasi yung ganun eh. Pinag-uusapan na sino musunod ng pastor eh, pag mayroong malaking property yung church, di ba? Hindi lang yung basta yung pastor, kahit yung mga staff. Siyempre, forever ka na doon, parang kang na-position sa magandang kumpanya na noon eh. Imagine nyo ba yun? So, wag na wag! Set up yung sarili nyo para kayong paglingkura, para madali yung trabaho nyo lang. Amen? Amen! Dahil ang Panginoon nga, mahiya naman tayo. Hindi lang mahiya, matakot. Kung siya naglingkod, tapos yung sarili mo, paglilingkuran mo. At again, ha, nakakabwisit dito pag preacher mismo. May mga sinasabi yan. At mahalata mo na ngayon, kung hindi ka nag-iisip, at hindi ka rin sincero sa Diyos, di mo rin mahalata yun. Pero mahalata mo yung preacher, eh, minsan-minsan makinig kayo sa mga siraulong preacher katulad ni yan, mga pare. At pero hindi pa nga masyado yan eh, yung mga G12, yan. By the way, kahit mga Baptist iba ngayon, maniwala kayo, di natin pinoprotekta ang Baptist lang. Yung iba dyan, matagal na napasok. Self-service na. Yung iba, parang yung pastor, parang kulang na lang, yan eh. Gawin Diyos eh. Nasabi lang, hindi, pero nakakabwisit, sa totoo lang.
Then next, to preach the kingdom. Luke 4, kanina, ang Panginoon, hindi ko na tumuntahan yun, ha? Kaninang, hindi, puntahan na natin. Sabi dyan, ang Panginoong Jesus, pwede na siya magpa-easy-easy, may panahon na talaga sikat naman siya, alam niyo naman, nagpapagaling siya ng bulag. Kung gusto lang niya maging, ano, mag-relax-relax, diba? Magtayo lang siya ng hospital bed, eh. Diba? Yung mayayaman doon, magbabayad kung dati kang bulag, makakita ka. Pero ang priority ng Panginoon, yung mission niya, kailangan as much as possible, kasi kahit po sa lugar natin, for example lang ganito, sabihin natin tayo pinakamaayos na church dito, magpalagay lang natin, mag-concentrate ka ba sa maliit lang na area? Sayang naman yung effort, at ngayon, ang dapat maintindihan nyo, minsan sa mga area-area, may mga sinusumpang area, alam nyo ba yun? Itong San Mateo, grabe rin ang idolatry dito, di ba? Hindi mo alam, sa Bicol daw, dahil nagsabi ng pastor na ganun. Palibhas ang tagal eh. Pero kaya na i-penetrate ang katotohanan niya. Pero minsan, mahirap. So kung lilimitahan mo yung sarili mo sa isang area lang na maliit, malilimitahan ka talaga. Amen? Amen. Kaya ang Panginoon, alam niyo yun. Hindi siya nagpalimita. Ang ginawa niya po ay hindi siya nagpa-relax. Okay? Maghiwalay nga kayong dalawa. Doon ka sa likod. Yes, siya. So, ang ginawa ng Panginoon, ano? Eh, lalo na dati, buti nga sa alala ngayon, sabi lagi siya, nahihirapan tayo, gumagastos tayo, pero nagdadrive lang tayo doon. Amen? Amen. Imagine mo, Panginoon, ang may kabayo lang daw dati, mayaman na. O maglalakad yun para lang mag-preach. At ngayon nga, salamat din yung mga pastor ngayon. Ako, meron ng resources dyan eh. Meron ako pag kinulang ako. May ang dami ko resources. May internet pa. Doon mahirap ding mag-ano. Kasi yung iba, kalokohan dun eh. Pero dati, mano-mano. Si pastor, ako yung nagtatype dati nung ano niya yun. Sinusulat niya yun every week. Naasal ako minsan, late binibigay eh. Pero okay na rin. Ibig sabihin, ginagawa yun para may matutunan yung church. Kasi importante po, napaka-importante. Tingnan nyo na lang yung mga kulto, katulad ng Mormon. Yan ang time preaching about preaching. Yung Mormon, yung kahit mga pare, hindi na nag-iisip yan. Kasi hindi nila alam eh. Una, hindi sila ligtas. Pero yung mga katulad ng preaching ng ganito, hindi nila kinukuha sa Diyos. Di-deliver yan sa kanila. O, ito yung preach mo sa ganitong date. Ganun yung sila. Katoliko, Mormon ang alam kong ganyan. Ewan ko yung mga ministro, malamang ganun din. Eh lalo si Soriano. Di ba? Wala, TV lang sila eh. Ewan ko ngayon, nagagawa ng mga yan. So, minsan pinapanood sa kanila, debate. May visit. Anyway, gusto ko na sabihin dito ang preach, hindi basta-basta yan. Kasi patulad ngayon, ay sa halala, kasi ang hirap dun, di ba? Mga bata na naman yun. Makakakonnect ba sa iyo yung parang robot dyan na ewan? Di ba? Kaya ang Panginoon alam niya, kailangan siya pumunta doon. Pwede naman siya mag-train. Eh. Later nga, itetrain niya yung mga disipulo, di ba? So, nung umalis siya, okay na yun, nakasetup na yun. Pero, ang gusto kong point kanina, no? Nakakita niya na kanina umaga, masipag siya, hindi nagpa-relax, kailangan mag-preach. Kailangan mag-preach. Kailangan nilang marinig yung spirit-filled man of God na nag-preach. Then, saka sila mag-decide kung ano yung narinig nila at sino yung pinakinggan nila. Kasi hindi pwede po na, again, pag ang dami mo mapakinggan sa internet, kahit saan dyan, kala mo tunay, basta nagbukas ng Bible, okay na. Hindi ganun yan. Kaya, again, mission ng Panginoon, to preach, at hindi lang sa limitadong lugar, sa dapat niyang pag-preach yan. Okay? So, kahit tayo po, ni-strategize natin yan, hindi ganun ka, ano, pero, kinakalat natin. Each time kung saan tayo merong, alam niyo, may kilala tayo sa ganyan lugar. So, nasa sa inyo rin po yan actually. Kunwari, si... Yan sa Baybaysapa na yan. So, naging successful tayo dyan kasi meron din mga tunay. Pero kung wala yan. Diba? Diyos salamat na discourage ako doon kasi nga, nung una, maganda sana eh. Pero nagpatalo sila eh. Alam naman natin kung bakit. Sabi nga, ano sila, wala na.
bandang huli, pag ayaw mo na mag-communicate sa lingkod ng Diyos, ano ka? Saan ka na? Nakontento ka na kung saan. Ganun po yan. Ang kaya Panginoon, ganun din. So, lipad tayo kung saan pwede at dapat. Next is, natapos tayo kanina dito, Luke 12:49. Ito po yung medyo negative, pero maganda rin to. Ikaw na, for example, nakikita mong binabastos ang Panginoon, okay lang ba sa iyon? Yan tanong ko sa inyo. Kunwari, sa school nyo, sa office, kahit sa church, tapos yung preaching, mahina na, yung kantahan, para yung, ano, para tayong club na lang, parang concert. So yung ganon, tinataas yung taang, galing nyo talaga, ano, punta na naman tayo para maano yung spirit natin. Pero actually, gusto nyo lang makapakinig ng makalaman. Ibig sabihin, mapuri yung ibang tao at minsan siya. So hindi tayo ganon dapat. Kaya may mga class, ito lahat pinapasok natin kasi agad hindi ko napinili ito eh. Tinignan ko lang yung mga verses na kung saan ang Panginoon na in-state niya kanyang mission. So, naka-included po dito, isa, bukod sa siya ay mag-minister, to fulfill the law, to preach the kingdom, sabi doon, to send fire on the earth, magpaparusa siya. Amen? Amen. Kaya hindi po basta-basta pa yung bastos yung Panginoon. Yung iba ginagawa yan sa kanilang anong pumasok sa utak niyan. Di ba? Yung church minsan, binababoy. Kanina, yun nag-aano rin ako sa mga guests natin kasi nga, yung iba doon, kilala ko na eh. Well, syempre, mga bata pa naman, panalangin lang natin, alam nyo na, tablan. Amen? So, iba doon talaga, dito lang para kumain, yung iba doon, para mangulit. No? Pero again, nagtatanim tayo sa kanila ng salita ng Diyos. So, but anyway, ito po, sa pagdating, kahit ngayon, pag again, nag-o-observe kayo sa mundo, nabanggit natin mga kulto na, ganun yan, binababoy na salita ng Diyos. Pag gusto mo pag-usapan yung salita, ayaw pag-usapan, ayun, gusto mo. Diba? Kung ayaw mong alamin yung katotohanan, ano, gusto mo. So, ganun, marami pong ganun. Kaya later, ang Diyos, ang Panginoon, darating ang kanyang judgment, magkakaalaman tayo, amen? Amen. Mga hindi ligtas, impyerno, yung mga ligtas na hindi nagtapat, palagay nyo, okay lang yun? Hindi pwede yun. May karampatang parusa lagi yan. O yes, langit ka, pero gusto mo ba, wala ka masyadong rewards? Kaya minsan kahapon, natawa ako sa mga bata eh. Na kanina rin pala, no, sinabi. Minsan, yung natanim sa tao ngayon, parang di nila alam kung ano yung reality. Sabi, ito 1,000, ito 2,000, anong gusto mo? 1,000 lang po. Hindi mo alam, bata pa, hindi mo alam, plastic o baliktad ang utak. Diba? Nangyayari po yan. Alam nyo, ibang bata ngayon, ang baba na ng pangarap. Again, hindi tayo material lang, ha? Pero kung kukumpara ka, pwede mo namang mag... Pero magtatrabaho ko siyempre ng matindi. Pero malaki sweldo. Ayaw ko ba nun? Ito mas malinis. Ito madumig. Anong gusto mo? Dapat. Bukod sa malinis na buhay, malinis na paligiran. So yun. So nasabi ko lang yun kasi ang Panginoon magpapasunan ngayon. So, nabanggit ko kanina, mga mananampalataya. Sana mataas yung standard natin. Hindi yung mababa dahil lang nasanay ka na dun. Amen? Amen. Next is, ito na. So, number 5, ano pang mission ng Panginoong Jesus? At dapat mag-alay tayo doon? Sa dyan, nasa dyan na po tayo eh. Nagsunod lang po ito. So, mamaya may babalikan tayo. Medyo mahaba ito, no? Pero so meron siyang pinagaling. Ngayon, yung ibang tao hindi naniniwala sa kanya. Okay? Kaya sabi dito, pakibasa niyo pa sa verse 39. Ready? Wait lang, matama. Ready, go. Jesus said, for judgment
come into this world, that they which we love might see, and that they which we might believe die. Okay, so again, medyo cryptic pag tinignan mo lang ng ano, hindi ba alam yung context. So sabi dito, dumating daw ang Panginoon para maghusga, husgahan yung sanlibutan, ang mundo. Tapos silang nakakita, hindi nakakita, dapat makita. Yung nakakita, hindi makita. So, ano ba to? So hindi natin tatakil muna yung malalim na ano dito. Basta ang ibig sabihin lang niya, naghuhusga siya. May resulta yung paghuhusga niya. Okay? Example ko na lang, lalo dito ko na, may pinagsabihan tayo dito. So, kala niya, pag ganyan na siya, spiritual na siya, tapos napagalitan. Ano mangyayari? Depende sa'yo, di ba? Kung ikaw yung taong tumatanggap ng correction, humble ka, hindi ka mayaban, ang mangyayari sa'yo, mapapabuti ka kasi na-correct ka ngayon, hindi tama mo na yung mali mo, di ba? Pero baliktad, pag mali yung attitude mo, anong gagawin pag ginusgahan ka, pinagalitan ka, pinahiya ka, anong gagawin mo? Depende nga sa iyo rin. Kung mali ang attitude mo, lalo ka ng iba, ganun, hindi na mag-church, gagalit pa. May kilala kaming ganun, ganda nung church nila, tapos hindi niya natanggap yung correction sa kanya ngayon, para na siyang witch. Maniwala kayo sa hindi. Tapos nagkakalat pa ng lagim sa internet. Sinisiraan niya yung dati niyang pastor, ganyan niya, ganyan niya, puro kasinungalingan. May ganun. Sira yung pamilya niya. So anyway, kaya ganito, ang Panginoong Jesus ay maghusga, kaya ibang nakakita na, hindi makakita, nababaliktad. Okay? So again, hindi natin tatakil, sinabi ko lang yung baka nag-wonder kayo. Pero ano, gusto ko lang sabihin dito, isa sa mga gagawin ng Panginoon is, parang point number 4 natin, na mag-send of fire on earth siya, na hindi alam ng karamihan na maghusga pala ang Panginoon. So ito, ganun din, maghusga siya. Hindi sinabi ko ano dyan, pero again, ano na tayo kanina, may example na eh. Susunugin niya yung mundo. Okay? So ganun din po dito. At ang pinaka point ko dito, kasi maya may babalik tayo natin to, kaya makinig at tumutok. Pag sinabing judgment sa panahon natin ngayon, ano? Ayaw ng isa yun, no? Yung kaparusahan kasi after ka lang i-judge. Pero yung judge na judge pa lang, ibig sabihin niyan, aalamin mo kung tama o mali ba yung ginawa niya, for example. Amen? At kung reward naman yan, sino dito kunwari ang nagtrabaho ka tapos hindi ka babayaran? Parang si Brad, no? Kahit ako mismo naasal pag naalala ko Brad. Pero may kwento sa Bible na nagtrabaho yung maraming ano eh. Kunwari ako, meron akong farm. Ganun kasi yung farm eh. So inupahan ko si ito, inakuta ko ng alas 8 ng umaga. So magtrabaho ka dun. Sabi niya, magkano? O ganito ko na, 1,000, isang araw. O di pumayag siya. Hindi, nakita ko si Raven, alas 9 na. Si Christiano, so yung trabaho ka din, 1,000 din. Ikaw, nakita ko, alas 2 na. O, ba't di ka nagtrabaho? Wala pong trabaho. Sige, magtrabaho ka doon. O, 1,000 rin, usapan natin. O, sa bandang huli, anong nangyari doon? Sinong lugi doon? May nagreklamo sa Panginoon. Hindi naman dapat kasi usapan natin yun eh. So gusto ko lang din sabihin, may judgment ako. Ako magsasabi kung anong ibabayad ko sa kung kanino ko gustong ibayad. Kasi pera ko yun eh. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, parang sinasabi, mali yung judgment ng Panginoon. At yung iba nga, even worse, sabi na, dapat di ka nag-judge eh. Ay, mga bakla na naman na yan. Sabihin, tingin mo, kahit mag-ano ka sa ano, isa na sabihin sa iyo, ayun, nakakadiri naman yan. Siyempre, nakakadiri naman talaga, di ba? Pero sasabihin nila, ayun, nag-judge ka naman eh. Diba? At pag hindi mo alam yung sagot doon, ayaw nga, nag-judge ako, mali pala, hindi ako mag-judge kasi tao din. Hindi, kailangan mo mag-judge. Pero tama, na-judgment. Kasi pag mali ka judge, well, sabi sa Bible, huhusgahan ka sa judgment mo. For example ako ay, ano ba? Ay, magulang ka. Nasobrahan naman yung pagdidisiplina mo, kunwari, mali yung pagdidisiplina mo sa anak mo. Konting ano lang, hinataw mo, bali ang buto, kunwari. Eh, makikita ng kapitbahay niyo, oh, Stephen, ba't bali ang buto mo? Eh, kasi po, hinataw ako ni tatay kasi nagsinungaling ako eh. So, pag nabalita ng kapitbahay mo, pambira ka naman eh. Tanga mo naman eh. Ba't mo naman? Pwede namang masakit lang, yung masaktan lang para magtino. Hindi ba bali yung buto? Di anak mo ngayon, bali buto. Di ba? Di talo ka rin. Okay, nakita nyo yun. So, lahat ng gagawin, ginagawa natin, huhusgahan ka rin ibang tao. At ang Diyos lalo. So, pero ang Panginoon, maganda sa kanya eh. Perfect siya.
Pag nag-judge siya, pag nagparusa siya, laging tama. So, mali yung sinasabi ni iba na huwag kang mag-judge. Okay? So, sinabi ko lang to, medyo gas-gas na to, pero iba kasi baka hindi pa kuwang-kuwa eh. Pag sinabi sa iyo, ah, huwag mong husgahan yung mga bakla, huwag mong husgahan yung mga politiko, huwag mong husgahan si Duterte, huwag mong husgahan si, sino ba yung maliit na ano? Si Arroyo. Sino man niya, nagkasalan, sabi, huwag kang mag-husgahan. Ano yun? Okay, meron dito ang nagloko, kunwari. Kahit sino, kunwari, si Essie. Anong gusto mong kalokohan, kunwari? Sample lang. Nag-jowa ng ano, bading. Nay, nag-jowa si Essie ng unbeliever. Kaya, iglesia ni Manalo. Sabihin niya, siyempre, babanatan natin siya, di ba? Huwag physical, ha? Ibig sabihin, nasabihan natin, ito si Essie talaga. Sabihin si Essie, huwag niyo nga akong usgahan. Pwede ba yun? Iba ganun eh, para lang ma-block kayo, para maling mag-usga. Kaya huwag niyo usgahan. So, ibig sabihin, nakalibre ka na, ganun. So, yun lang gusto ko sabihin dito. Number 5, ang Panginoon, pumunta mismo para mag-usga. So, again, mag-usga tayo pero tamang judgment. Dito rin sa John yun, sa 7 ata. Anyway, punta tayo sa 6. Ito yung inaabuso ng karamihan mga prosperity preacher. Abisado nga nito ako. Hindi ko makabisado ito eh. Pakibasa, ready, go. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundant. So bukod sa mag-minister, fulfill the law, preach the kingdom of God, send fire on the earth and mag-judge, isa sa mga bagay ng Panginoon ay dumating para dito, para, sabi dyan, magbigay ng buhay at magbigay ng buhay ng marami. Okay? So sabi ko muna yung ano dito, abuse. No? Yung abuse na ginagawa dito ng mga loko-lokong siraulong preacher na karamihan dyan ay hindi naman totoong preacher. Magawin nila ito, mag-focus sila dito kasi nga alam natin yung church na established na yan eh. Salamat sa Panginoon. Pero, inaabuso nga. Ibig sabihin, parang pinag-usapan natin kailan lang. Last Thursday, di ba? Tsaka the Thursday before that. Kasi medyo may kinalaman sa giving, di ba? Kasi pastor, dahil siya naging administrator ng church, saan ilalagay yung mga contribution? Sino mag-handle nun? Di yung church, di ba? Si pastor, kung may staff na tayo. Yun yun. So, pero, ang ginawa ng iba, so alam nila, ganun, ah, ganun pala yun. Gawin natin, ganito, dahil sira ulo tayo. Ituro natin na si Jesus ay dumating para umaman yung mga tao. Nakita nyo ba yun doon? Parang, di ba, kung i-define mo yung buhay dyan, buhay sa lupa. Di ba? Kasi kung buhay sa lupa yan, bakit marami? Ano yun, marami kang buhay, ano, kapusa? Hindi, ano yan, ibig sabihin yung buhay na marami dyan, ibig sabihin, masaya ka, masagana. Parang totoo, di ba? Actually, totoo yung kaso, hindi nga yun karnal at lalong hindi material lang. Amen? Again, in a way, ang pera nagbibigay ng kasiyahan, okay? Yung iba naman, nasobrahan din naman, no? Kaya maganda yung aking nakitang study, sabi doon, ang pera ba nagbibigay ng saya? Depende saan? Ha? Paggagamitan. Okay, medyo tama yun. Pero sabi dun sa... Eh, syempre naman, pag... ano ba yung ginagamitan mong basic ng... ng pagkain, sabi ko tuloy. ng pera, di ba? Syempre, mga basic, syempre, kung kaya mo nang medyo masarap, di ba, ninakasawa, syempre. So, in a way, nakakapagbigay ng saya. Pero according to research na yon, sabi niya, may certain ano lang... may certain amount lang. Kasi pag meron ka ng pagkain, meron ka ng titiran, meron ka ng, alam mo na, damit. E sa panahon natin, napakamura ng damit. Diba? Si Desiree nga ngayon, ganda ng damit. Di ko alam saan ako ha. Dapat yan ang ginamit mo sa picture mo eh. Ah, okay. So, mura ng damit. So, ganun daw pang tao. Pag meron ka ng mga yan, hindi na makakadagdag masyado yung pera. Yun ang sinasabi kasi natin eh. Kasi ano pang kailangan? Ilang damit kailangan mo? Sige nga, tanongin nyo yung mga babae. Diba?
So hindi na kung kumakain ka na, naanaba ka na nga, 'di ba? So hindi na masyado, may sakyan ka na, okay na eh. Pwede ka na mag-commute. So hindi na nakapagbigay. Kaya ngayon, mali yung ginagawa ng iba na ang dinidescribe nila tong life, abundant life, by the way, pag ganyan yung mga title ng church, no? Abundant Life Baptist Church. Nako, alam mo na. Kahit sabihin lang di po spende, yun ang pinili mo eh. Na, kung talagang gawin nila yung kalooban ng Diyos, okay din. Pero ako, duda agad ako dun. Anyway, so abundant life na yan. So punta na tayo sa tamang application, okay? So nakita natin abuse, hindi yun. Hindi yan material lang. Doon na kapagpasaya ang pera to certain degree. Okay? Ano ngayon yung tamang ano dyan? So, tingnan natin. Ito, no? Salvation issue po to actually. Okay? So, una, dapat tinutukoy yung kalaban ng Diyos. No? Tinidescribe yung mga false prophet, di ba? So, kaya tinukoy niya ngayon ng Panginoong Jesus yung sarili niya. Sabi niya, I am the door, but by me, if any man enter in, he shall be saved. Shall go in and out and find pasture. So, totoong maliligtas. Meron pa bang mas ligtas sa ligtas? Kunwari, itong ligtas, ligtas na ligtas, meron ba ganun? Obviously, wala. Eh, bakit siya sabi abundant? Kasi nga, ganito yan. Yung iba po, di ba tama, yung iba medyo madaling maligtas eh. Katulad na naturuan na siya, hindi siya manluloko, yung tatay niya, hindi mga manggagancho. Pag nag-preach ka dyan, hindi mahirap maligtas yan. Alam mo, pag umuo siya, oo talaga yun. Pag hindi, hindi talaga. Pag sumagot, yun talaga. So kaya yung ibang tao, ay mahirap maligtas, yung iba madali. Kasi sabi niya ngayon, yung thief dito, ano sinasabi dito? Yung mga false teacher. So, parang ganun nga. Sila pala ito, yun, no? Exacto, yung mga prosperity gospel teacher. At yung iba dyan talaga, inaamin pa nila. Kami talaga, prosperity gospel, tama ba yan? May nakita kang ganyan. Oo, oh, talaga. Kasi sa ganun yun, tigas ng mukha. Yun. Inaamin nila yun. So, yan. So, yung life talaga dyan, ano, syempre, kaligtasan. I mean, yung pinapultante. At siguraduhin mo ng ligtas ka bago ka mag-isip ng yumaman. Amen? Kasi mamatay ka rin. Eh. Anong silbi nun? Kaya sabi rin sa 11, I am the good shepherd giving his life for the sheep. So, anong pinutukoy dito? Hindi kaligtasan. Namatay siya para sa iyo eh. So, doon pupunta rin tayo doon naman yan. Okay? So, pero pwede natin sabihin nyo to give abundant life, number 6. Napunta ang Panginoon dito para magbigay ng buhay. Actually, hindi nga abundant life. Sabi dito, that they might have life and that might they may have it more abundantly. So, parang gano'n na rin. Pero, again, hindi yan pera-pera lang. At makamundong buhay. Amen? Eh, ano nga yun, Pastor? Parang ganito, yung mga sa atin dito, sino dito talaga naglilingkod sa Diyos at masaya? Tingnan nyo yung mga kasama nyo minsan. Yung napipilitan, ano itsura? Amen po! Ay, ano daw? Ang sama ng gano'n. Ngayon, kung gano'n kayo ngayon, alamin nyo kung ano yung what's wrong. Di ba? Tapos i-observahan nyo iba, huwag nyo pagpalagay na plastic sila, eh talagang masaya pala sila, kaya masaya. At hindi humihinto sa paglilingkod. Amen? Amen. So, ganun. Okay na to. So, kasi may katakil pa tayo sa salvation. Next, ito na. Bago yung salvation, may kinalaman na si salvation. Okay pa ba kayo? Naka 40 minutes pa lang ako, inuoras ang sarili ko. Pakibasa sa magpasa ko. Sabi po dito, yan. Ito po, si Pilato. Siya ay tinatanong-tanong, no? Kasi duda rin si Pilato kung tama ba yung ginagawa niya. Pakibasa, ready, go. My Savior therefore said unto him, art thou a king then? Jesus answered, thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth, hear my voice. Napakaganda, no? So, ito po yung pag binabasa ko lang ang bagong Kristiyano ako. Nako.
Napakaganda. So, lagi kayo magbabasa at develop nyo pa yung inyong pangunawa. Ngayon, ano sabi niya dito? So, bukod siya ay nag-minister, fulfill the law, preach the kingdom, send fire on the earth to judge, give abundant life. Ano sabi dyan? Ngayon, sa sino yung madalas masasabi niyo, kami ang katotohanan? Sino madalas nagsasabi niya? Bukod sa religion pala. Sa'yo narinig yan? Ha? News media, di ba? Katotohanan. Ano, totoo eh, no? Lingkod ng mga tao. Ito ang totoo. Bakit nila binibida yan? Kasi kailangan natin ng totoo. Hindi natin kailangan, hindi natin gusto, narinig ka, pinakinggan, pinaniwala mo, hindi pala totoo. So sa mundo natin, even dati, ngayon, kaya isa po yung, di ba, tapos tayo sa 10 commandments, isa yung mga bare false witnessing. Galit na galit ng Diyos niya tayo din. Pag pinaasa ka, either pinaasa ka, okay, nabentahan ka, sir, ma'am, ito, bilhin mo to. Ano bang mga ano ngayon? Puputi ka, di ba? Pambira. Okay, iba naman is, kikinis yung mukha mo. Ano pa? Ha? Papa, eh, lalo na yan. Ang daming kumikita dyan. Naiiniwala na mga sin tao kasi nga, katulad ko, isang gusto mo quick fix eh, no? Pero alam mo, hindi totoo yun. Pero, pag may nag-offer ng gayon, bibili ako niya, kahit ano, papayat ako. So, gusto mo yung totoo. Ang problema, marami nga manluloko. Okay, lagi at illustration yung pera, di ba? So, bakit nila pinipeke yung pera? Kasi yung pera, may value. Kaso, bago ka magkaroon din ng value na yun, paghihirapan mo yun. So, either magtrabaho ka, ganyan-ganyan. Ano yung mabilis na magkaroon ka ng value na gano'n? Gayahin mo na lang, mag-print ka lang. Di ba? So, isang print lang, magkano ang paprint ng papel? Magkano ang papel ngayon? Sabi mo, piso. Magpa-print, sabihin mong 5 piso. Eh, kung print mo 1,000, magkano yung nadaya mo doon? 995. Diba? So, ganun din sa religion ngayon. Mga sinungaling, magdadala ng Bible, tapos hindi pala totoo yung sinasabi na, or madalas yan, may halong kasinungalingan. Pabol sa kanila, parang pinag-usapan din kanina. So, iba, ganun din. Gagawa rin yan. Mga false churches, gagawa rin yung totoo yan eh. Magkasabi din yung totoo. Bandang huli, tsup! Pag na-hook na yung tao sa kanila, nagtiwala na, bandang huli, pepera na or something. Abusuhin na. Ibang ganun po ay, kaya ito, yung ibang baptist na yari dito. Sinasabi ko sa inyo ito para makaiwas din tayo. Ha? At para, alam mo na, isa pa lang. May mga baptist din daw po na, ito sa atin kasi, ganito, maliliit na congregation tayo eh. Pero yung may isang malaking baptist na sa Amerika, ganun. Nangyari, di ba sa church nagkakaroon tayo ng access kasi kahit na paano sa, ayan, sa mga tao. So, yung mga siraulo talaga, of course, yung mga dirty old man na tinatawag, di ba nagkakaroon ng access sa kabataan, di ba? So, nangyari yun, gusto ko lang sabihin yun, para mag-ingat tayo. Kasi maraming ginagamit lang yung katotohanan para manloko, okay? Kung hindi man makahit-hot ng pera, yung kaya ko nabanggit pala yun yung iba, yung mga siraulo nga, ganun daw. So, gagawin nila, classic example of course, si, sino ba yun? Sa Davao? Si Kibuloy. So, again, ang balita dyan, at totoo daw ito eh. Case yung balita dyan, walang asawa yun eh. Diba? Eh, yung pala, magduda ka na dapat, either bakla yun, or pervert, very good, no? Ibig sabihin, gusto niya makaisa. Nakikinig ba kayo mga babae? Lalaki na rin, no? So, yun. So, ba't ko nasabi yun? Kasi nga, mag-iingat kayo kasi yung katotohanan, hinahaluan ng kasinungalingan para may magawang pabol sa kanila. Okay? Kaya maganda nito, number 7, ano daw si G, ang mission niya para pag sinabing bear witness unto the truth, siya yung maghatid. Amen? Alam niyo na naman yung ano natin, yung games natin, di ba? Yung nakapila.
sasabihin mo sa kanya, oh, ito daw yung message, pass the message, di ba? Mare, Pilate therefore said unto him, sige, Pilate said, pag pinasa sa kabila, minsan naiiba na, di ba? So mahirap minsan yung sa transition, nagkakaroon ng either kamabayaan or medyo incompetent, mahina memory, ganun yan eh. Pero iba, sinasadya. Okay, katulad ng Bible ngayon, bakit ang daming translation ng Bible? Sinadya nila yan, para manloko. Kaya napakaganda ngayon, sa Panginoon pala, siya yung tagadala ng katotohanan. Interesting po kasi ganito. Nung bata pa akong Kristiyano, paano ko, yung mga alam ko ngayon, syempre alam ko na eh. Tinuturo ko na nga sa inyo. Pero, nung bata akong Kristiyano, kung tayo, mga isang taon pa lang akong Kristiyano, nagtiwala ako kay Jesus. Kaya tapos malalaman ko, dahil pa lang version ng Bible, paano ko malalaman totoo doon. Hindi naman ako, hindi naman kaya mag-research na or how many, ano, kasi nga, hindi pa ako marunong eh. Masalam sa Panginoon, siya nga yung tagadala. So pag kilala mo siya, kilala mo yung karakter niya, paano siya ay Diyos, nagkatawan tao, at makapangyarihan, at even sa panahon natin ngayon, pwede niyang i-guide at ginaguide niya tayo. Kahit batang Kristiyano ka, for example, example natin kanina yung mga false teacher kanina. So paano ko malalaman, Pastor, kunwari, nasa tumay, umupo ka din, kunwari, peke itong church natin, kunwari muna. So, paano malalaman, Julia, na mali sinasabi ko kung bata ka pa? Di ba, hindi madali, di ba? Pero may clue, pag ginagabayan ka Panginoon, parang sablay yung sinabi ni Pastor kanina. May katotohanan, 1, 2, 3, tama, tapos yung isa, biglang sumingit. Mali, pabaw sa kanya lang, di ba? So kung ginagabayan ka Panginoon, gagabayan ka niya doon sa mga ganung bagay. Amen? Kaya maganda nito eh. Ang Panginoong Jesus, ang tagadala ng katotohanan. Mag-concentrate ka sa karakter ni Jesus, di ka maliligaw eh. Totoo lang. At kaya, galit na galit din yung mga false teacher kay Jesus eh. At even sa panahon natin ngayon. Okay sa kanila yung brother, sister, praise the Lord. Pero pag pinag-usapan, ano mas sinabi ni Jesus? Ayaw na pag-usapan yan. Kasi nagkakaalaman eh. Anong matinding heresy ngayon? Ayan, yun na, Calvinist na lang. Masabihin nila, ang Panginoon na namiling maliligtas at hindi. Ang daming paraan paano nila pinapangaral yung ganong aral na mali. Paano ka makakaligtas doon kung hawak nila publication, yung mga churches, mga sigat na church? Paano ka makakaligtas doon? Sige nga. Kung alam mo yung Bible kung paano nagligtas ang Panginoon, by faith nga, ay mananampalataan, narinig mo yung katotohanan, saka ka maniniwala. Hindi yung siya yung nagbigay sa inyo ng paniniwala. Ay, binigyan ng Panginoon. Kaya naniwala ako kasi binigyan yung paniniwala sa akin. Ha? So, alam mo yun na mali yun. Kung ang nakilala mo yung Bible, yung biblical Jesus. Amen. At pag nagko-conflict yung sinasabi, kahit sino pang sikat yan na preacher, lang pakialam. Amen? Magtiwala ka sa sinasabi ng Panginoon at salamat, yung Bible nakurap ng iba, pero nanatili yung katotohanan. Kaya dito ko tumutok. Amen? Number one, again, to fulfill the law, to minister, to preach the kingdom, send fire, to judge, to give abundant life, to bear witness of the truth. Kung medyo nalilito ka kahit sa ano katotohanan niyan, isipin mo lagi, ano bang sinabi ni Jesus? Amen? Ano bang sabi ng Diyos? Sino ang Diyos? Diba? Ay Jesus lagi. So, by the way, hindi ko napapatagalin yun. Alam nyo, meron kami preaching na ganyan nung bago pa lang kami dito. Parang five installation yung installment. About that route lang, kasi magandang topic yan. Kung gusto nyo ano yan, nasa YouTube yun. Last, binasa natin kanina sa John 3, binasa natin kanina sa Luke 19, ano daw yun? I am come to seek and to save that which is lost. Ang sabi din sa John 12 naman. Ito yung pinaka-highlight. Bukod sa gusto ng Panginoon na mag-judge, mag-usga, magparusa, bigay ng buhay, kinalaman pala ito, dapat nilagay ko dito. But anyway, magbigay ng katotohanan at mag-preach, maglingkod. Pakibasa po, ready, go. And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Okay, ito sinasabi ko kanina, no, na medyo parang nagko-conflict sa'yo kanina.
Okay? Sabi kanina, ang Diyos ay mag-uhusga. Ngayon, sinasabi dito, hindi siya mag-uhusga. So, ipaliwanag muna natin. So, may mga salita po kasi na katulad yung ginagawa natin, napansin nyo ba? Isang verse, i-explain ko ito, isang sentence, yung explanation ko ilang sentence. Madami. So, kaya ang hirap pong minsan magsulat, kahit po sa batas, alam nyo ba na yung may mga tao sa justice system, sa walang ginawa yan kundi basahin pa ulit-ulit yun, tapos magdidebate yan. Paano mo sabihin yan? Bakit ganon? Kasi yung depende sa paglapat mo ng salita minsan, may butas na tinatawag nila eh. Okay? Kaya ito actually, yung mga 80s pwedeng gamitin butas sa atin to eh. Diba? Sabihin nila, akala ko ba hindi mag-judge. Kaya sabi dyan, hindi siya mag-judge. Sabi mo kanina mag-uusga. Diba? Marami pa yan eh. Ano ba yung mga example natin madalas dyan? Yung si Kristo ba'y tao o Diyos? Yan, diba? So, sabi sa Timothy rin yun, 1 Timothy, ang si Jesus ay tao. Sabi sa Isaiah, ang Diyos ay hindi tao. Paano nangyari yun na si Jesus ay Diyos at tao? Diba? So, parang may butas. Pero pag napaliwanag mo in whole context of the Bible, saka lang mayiging malinaw. So, ganun din dito. So, kanina sinabi natin, nag-uhusga ang Panginoon. Ngayon, hindi mag-uhusga kasi may kinukumpara siya. At ano yun? Parang ganito. Nuwari may, ano ba? Kailan lang, di ba, may... Kahit yung kantahan natin, medyo particular ako dyan, di ba? So may nagpaalam, pastor, pwede ba ito awitin natin? Sabi ko, walang problema dyan. Pero, di ba? So ano ba, may problema ba talaga? Wala. So kaya ba't ko sinabing wala? Kasi ang iniisip ko, naintindihan ko iba, parang masyado namang, ano, lahat na lang ata dito, parang ghostbuster naman si pastor, eh, lahat may mali. Di ba? So iniiwasan natin yun. Kaya ang ginagawa natin, pinapaliwanag natin, sa unang tingin, walang problema dyan. Okay, so ngayon, so pag sinabi ko walang problema, nag-iisip ko na, ah, wala naman palang problema, medyo nakaloog ka. Pero, kung sinabi mong pero, una, ito yung parte na pinutukoy natin, walang problema sa 90% yan, may problema sa other percent, 10%. Nakita niyo yun? So, sana naintindihan niyo yun, ha? Balik na tayo dito. Na tayo oras. Kaya sabi dito, ang Panginoon ba mag-uusga o hindi? Sabi, I judge. Nee, sabi niya, I came not to judge the world. Eh. Paano yan? Pumunta ako, hindi parang mag-usga. Sabi niya kanina, mag-uusga siya. Ano ba talaga? Mag-uusga siya, hindi. Eh, sabi dito, hindi nga mag-uusga eh. Ha? Okay, yun nga kasi may kinukumpara siyang mas malaking bagay dito, yung kaligtasan. Alam niyo naman, pagkaligtasan ang pinag-uusapan dyan, condemnation eh. Pinag-uusapan dyan, perfection. Ang pupunta sa langit, perfect, di ba? Eh kaso nga, walang perfect eh. Paano yan? Kaya ngayon, sineset up niyo, pinaprime niya tayo, no? Pinaprime niya tayo na, uy, huwag masyadong isipin yung kasalanan mo muna. Depende kasi sa kalagayan mo, kung mayabang yan, tapos sa soul winning, pansinin yung ginagawa natin. Kung alam mo na mayabang yung tao, babaknatan mo yung kasalanan. Ngayon kung medyo, ano yun, bata pa naman yan, tansyado mo, hindi pa naman nakapatay ng tao or something, hindi pa naman fornicate yan, huwag ka nang banatan yun, maniwala ka na lang, pag sinabi niya, nagsinawala siya ng konti. Diba? Ibig sabihin, dina-downplay mo yung parte ng issue na kasi, ang binibigyan mo focus at the moment, yung mas mahalagang bagay sa panahon ngayon. So kaya tinanong kanina, ano yung binibigyan niya ng pahalaga at ng focus sa verse to? Salvation. Kasi pag ang utak mo ngayon, makasalanan ako, wala akong magagawa, hindi na ako maliligtas. Kaya sabi, hindi. Maliligtas ka. Kaya dumating ako, hindi para mag-condemn, hindi para mag-usga, pero gagawin niya rin yun. Pero huwag mo natin focus yan kasi ang pinag-usapan ng kaligtasan. Amen. So sana nakuha niyo yun. Ayoko nang ulitin yun. Pero applicable yung explanation niya sa maraming bagay. Actually, hindi ko lang maalala kasi yung gusto kong actual verse na ano eh. Pag naalala ko, sabihin ko sa inyo. Kaya yun. So, ang Diyos ay mag-uusga, pero pag kaligtasan ng kaluluwa ang pinag-uusapan, alam niyo, marami siyang pwedeng palampasin. Kasi mahal ka niya. Amen? Amen. Yun ang Panginoon.
Okay, kaya ang point natin, point number 8 is to save. Okay, pero may apat tayong ano dito, verses. Una ito, maliwanag dyan, siya ay dumating para magligtas. Yan ang kanyang misyon. Pangalawa na agad tayo, yung binasa natin kanina umaga, very clear. Ibang angulo na naman ito, pero the same yan eh. 19:10, ito yung pinakabisado, like kang kinukot kasi pinakabisado sa amin ito eh. Look pala. Bisaduhin nyo rin ito. Bakit napunta ang Panginoon? Sabi niya, "For the Son of Man is come to seek and to save that which..." Yung tanong natin kanina, bakit siya nagkatawang tao? Para magligtas. Bakit siya pinalasang? Para maligtas yung mga tao. Bakit hinayaan niya siyang pahirapan? Para maligtas. Bakit siya nagturo? Para maligtas. Yan ang pinaka-mission statement niya. Pero may dinagdag dito, ano yung medyo nadagdag dito, to seek. Ano ba ang Panginoon? Ang hirap bang hanapin yan? Paano ka nag-seek? Bukod sa lumalapit ka, naglilibot ka, alam natin na sinasabi doon sa ano din sa Matthew 7:7, di ba sabi doon? Ask and ye shall find, seek and ask and shall be given to you, seek and ye shall find, knock and shall be open to you. May sabihin nung seek doon is kahit pag sinabing seek help, ano yung sabihin nung kunwari may sakit ka, o sinabing seek help, ano yung sabihin nung maghanap ka, humingi ka ng payo, maghanap ka ng tao na makakatulong sa iyo eh. Pag sabihin niya, ang Panginoon pala, siya yung naghahanap sa atin. Ngayon, iba daw, ginagawang big deal to, sabihin, hindi ikaw naghanap sa Panginoon, ikaw ang hinanap niya. Medyo Calvinist din ang ano nun, killing nun. In na may totoo rin, naghahanap din tayo sa Panginoon. Amen? Pero, ang mas naghanap talaga siya, at siya yung nakakatagpo. At ngayon, pag sinasabi nito, ang Panginoon ay dumating para maghanap, pag naghanap siya, sino iligtas niya? Hinahanap niya lang or may ano tawag yung Calvinist na naman to eh. May listahan lang si Jesus, no? Ano, dito ilan tayo? Mayroon 100 tayo and then may listahan lang ako ng 10 tao na ililigtas ko. Hahanapin ko sa kanila at sila ililigtas. Ganun ba ibig sabihin niyan? No. Pag isolate mo tong verse na to, parang ganun, okay? Pero kung binasa natin kaninang umaga si Zacchaeus, eh nagpipreach nga siya sa lahat ng cities eh. Kung saan maraming tao. At nakita niya si Zacchaeus at nakita niya si Zacchaeus. Alam niya makasalanan si Zacchaeus, tax collector. Kaya maganda naman si Zacchaeus, nagpakababa siya, nagsisi siya, di ba? Ang tindi nga ng pag-isisi niya, isang magandang example to eh. May preaching si Pastor ng ganito eh. Biruin mo, nung panahon na nampalataya siya, talagang may ginawa siya, hindi lang siya basta nanampalataya. So again, hindi yung requirement sa kaligtasan, pero maganda ng patotoo niya. Amen? Biruin mo, ibabalik agad daw niya yung ano, di ba? Dapat lang, tama lang. Kasi yun ang karapat-dapat sa Panginoon. So anyway, balik tayo dito sa 10. No? So ang Panginoon ngayon ay pumunta dito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. So yung mga bagong idea dito is yung seek and then which was lost. Kasi yun nga naman ang idea niyan eh. Bakit ka hinahanap? Kasi nawala ka. So kasi, kailan nangyari ito? Again, hindi yung Calvinistic. Ibig sabihin, lahat kasi ng tao kasi is lost eh. Diba? Lahat tayo nagkasala eh. So paano ka hanapin ng Panginoon yun? Lolocate kang, alam na nga ng Diyos yung nasang ka eh. So, sa pamamagitan ng preaching, paano tayo ganun? Anong hinahanap natin pag lumabas tayo? So, may particular tayong tinatarget na tao, pero yung iba hindi naliligtas. So, pwede mong sabihin gano'n, kunwari, nakita mo itong magbarkada, nag-preach ka sa kanila, isa lang naligtas. In a way, parang ito, nakita ko yung sino yung sa Panginoon. Ganun lang yun. Huwag niyong lalagyan ng Calvinistic inclination yan. Okay? So, again, wala tayong panahon doon, pero abusin na natin. 1 Timothy. So, anong mission ng Panginoon? Among many others, una, iligtas tayo. Ito naman, si Paul naman. Nagre-recount siya ng kanya nangyari sa kanya. Makibasa, ready, go. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners from whom I am chief. Si Paul ay makasalanan. Alam naman natin yung si Paul ay
mamamatay tao, okay, feeling niya siya ay tapat sa Diyos, pero baliktad na pala yung utak niya. Okay? Pero imposible yung maligtas yung mga ganun tao. Hindi pa naman siya reprobate, pero mahirap to, ha. Kaya nga pwede mong i-argue na tindi ng pakaligtasan niya kasi nagpakita ang Panginoon sa kanya, eh. Di ba? Kasi may plano sa kanya ang Panginoon. Ngayon, sa atin, ganun din. Dahil mga kwento-kwentong makikinig, magpapatotoo sila. Oh, dati, ganyan ako. Di ko mapaniwala. Paano mong... Lalo kami mga medyo matanda na. Kasi yung gospel, nag-gas-gas na yun sa utak namin, eh. Kung naligtas ka ng medyo matanda na, di ba? So, paano ka maliligtas? Kung na-imagine mo, kunwari, si Kuya Jun. Ang tawa na Kuya Jun? Tapos, saka mo palang shesheran. Kaya nakakatakot minsan mag-soul-winning ng ganyan ng edad. Marami yan, pilosopo dyan. Pero again, pag kinausap ng Panginoon yan, babait yan, eh. But anyway, so hindi madali. So sa case ni Paul, lalong hindi madali. Biloy mo, pumapatay siya para daw sa Diyos. Kasi sabi dito, malinaw na malinaw ngayon kay Paul to. Yun ang nangyayaring kaligtasan sa kanya. Kaya ang ganda rin ang pagkakalapat niya. Sabi dito, this faithful saying, worthy of fellowship, that Christ Jesus came into this world to save sinners. Diba? Makasalanan nga. Kaya kang iligtas ng Diyos at dapat nga maligtas ka. Alam niya yung sarili niya. Eh sabi niya, of whom I am chief. Makasalanan talaga ako. Ako yung pinaka makasalanan. So again, ilabas nyo dito yung mga reprobate, ha? Lagpas na yun, eh. Lumagpas na yun. Tumalo na yun dun. Sabi ating, ito yung anak ng Diyos. Diba, lagi sinasabi, anak ng Diyos, hindi pa anak ng Diyos. Ito, makasalanan din to, eh. Lahat naman nagkasala, di ba? Pero ito, reprobate, wala na yan. Exempted. Pero si Paul, hindi pa siya reprobate, pero tindi nito. Pati bata, nasa utak nito. Self-righteous to, eh. So, kaya imagine, again, isipin lagi natin ito pag tayo nag-soul winning. Okay? Mission ng Panginoon to. Tayo, hindi tayo mag-judge in a way na sa ganung bagay na imposible na to kasi manginginom lang, ganun. Hindi naman. Amen? So, ayan. So, may bata doon si Jay, makulit. Ay, hindi ito maliligtas, ganun. Hindi naman. Amen? Kaya si Paul na makasalanan, sobrang makasalanan, pinakamakasalanan, obviously, ano lang yan, ha? Exaggeration din. Pero pwede mo sabihin na pwede, di ba? Kasi nga, pumapatay siya ng bata dahil sa religion niya. Ito yung focus natin ngayon. Nakasalanan ka, kaya kang iligtas ng Diyos. Yan ang mission niya, iligtas ka. Amen? Amen. Ang mission niya, magligtas. Mag-seek, then iligtas. Not to judge, pero maligtas. Iligtas, pati mga kasalanan. Contrast po yan, ang dapat ligtas, walang kasalan, kaso nga, walang di nagkasala. So, yun pala, kaya binibigyan ng focus dito, makasalanan ng niligtas niya. Tapusin na po natin to. Sa binasa natin kanina, John 3:16, very famous. Pero dito sa 17, sabi dito, sorry. 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Kaligtasan din yun. Everlasting life sa langit, therefore ligtas. Pero sabi sa 17, bakit napunta ang Panginoon dito? Hindi para i-condemn ang sanlibutan, para, pansinin niyo yung term na might, di ba? So, ang pinakamahalaga, syempre, maligtas. Pero sabi doon, might, ba't di na lang lahat? Alam niyo na, di ba? Kasi ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya. At yun ay sarili mong pagkukusa. So, pag hindi na nampalataya yung iba, eh, hindi sila maliligtas. Pwede bang maligtas? Basta hindi na reprobate, pwede. Pero dapat pa rin, ang requirement ng Panginoon, of course, maintindihan mo yung gospel, wala kang magagawa sa kasalanan mo, hindi mo kayang maligtas sa sarili mo. Pero ang Panginoon pala yung nagligtas, siya yung nagbayad ng kasalanan mo, manampalataya ka sa kanya, maliligtas ka. So, iba, hindi, either hindi nakuha yun, ayaw yun, masyadong self-righteous, hindi sila maliligtas at the moment. Pero ang mga tao na nampalataya, magligtas. So, yun po yun. Kaya ang Panginoon, pwede mong equate sa kanya yun, eh. Salamat na rin. Karamihan ng mga Christian groups talaga pina-emphasize yan. Amen? Kaligtasan. Iba nga lang, again, sumasablay sa mga ibang points. Importante rin, kaso
either pabaya or napasa sa kanya kasi nung alingan. So again, what is your mission? Ang mission ng Panginoon ito ay basta eh, sa kanya lang yan eh. Pwede bang ako, pwedeng magsama ako ng natin, magpakayaman? Pwede bang isama ko yun doon? Kung hindi magko-conflict, eh, tanong, magko-conflict ba yun o hindi? No? Pag-aralan natin sa 1 Timothy, diba? 6, 9, and 10. He that will be rich fall into temptation and a snare, and to many hurtful lusts, which drawn men to perdition and destruction. Tama ba yun? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after have erred from the faith and had pierced themselves through with many sorrows. So pwede ba isama sa agenda mo yun, sa mission mo? Na naglilingkod ako sa Diyos, pero isa sa mga mission ko, magpayaman. Pwede ba? 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 Pwede? 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 Nag-conflict nga eh. So again, yung reward kasi, yung pera, ganito ang prinsipyo dyan. Magsipag ka lang, tapos aasa ka sa Panginoon ngayon. O Lord, nagtabaho naman ako, ano yung reward mo? So nasa kanya na yung ano-ano. Pero pag gusto maging mayaman, ang isang pinag-usapan kasi yung mayaman na hindi ka na magtatabaho, hindi ka na mag-iisip. Hindi gusto ng Diyos yun. So ano pa? Ano yung mga madalas pwede nating isama, gusto nating isama? Sorry, stand na tayo ng konti ha. Ano? Ha? Sikat. Pastor, may kilala akong pastor, sikat na sikat. Pwede ba ganun ka rin tayo? Kaya naglilingkod na ako sa Diyos, eh siya naglilingkod din daw sa Diyos, at palagay ko, to some degree. Gusto ko sumikat, pastor, para alam mo na. Ha? Mas makilala ang Panginoon. Let's make Jesus famous! Sino yung managisabi niyan? Ano din eh, Pentecostal din eh. Gano'n pa kasikat? At saka, anong klaseng fame ang ibibigay mo sa Diyos na meron na siya noon? Pag pinakilala mo si Jesus na puro lang prosperity, puro sweetness and life, hindi mo pinakilala si Jesus pala maghusga. O, paano yan? O, di, naging famous yung version mo ng Jesus. Hindi si Jesus ang naging famous. Okay? So, by the way, ang Panginoon, famous na talaga yan. Maniwala ka, isang Muslim world, kilala siya eh. So, huwag mo na isingit yung fame. Ano pa? Fame, finance, ano pa? Gusto mong, ano, mga bata, ano? Career? Power. Pasto, gusto. Kaya nga si Duterte, si Manny Pacquiao, sino yan? Si Akos. Sinasakyan nila yan eh. Sino ba? Si Villanueva. Si Abante. Very good. Alam ko, nakalimutan ko pa eh. Kahit si Pastor Tan, nag-ano yan dati. Mandidato. Sino pa? Yeah, sorry. Ganun talaga. sino pa? So, pwede bang ihalo mo yung gusto ko, Pastor? Ganyan eh. Si Abante, ganun. Baptist Day! Ah! Di ba? Kung ikaw, pangyarihan ka na, naglilingkod ka pa sa Diyos, ipilit mo! Ganon? Ayaw mo maniwala? Congressman ako eh. So, conflict din yon. Hindi mission ng Diyos yon. Kung gusto niya yon, siya na yung gumawa nun. Amen? Amen. Kausapin niya lang, sobrang kapangyarihan siya. Sinong gusto mo? Yung empero. Punta mo yung empero. May sakit ka? Namatay yung ano mo? Lola mo? Gusto mo buhayin natin? Oh, sige po, Jesus. O, sige, nabuhay. Ito na ang religion. Ito na ang Diyos natin. Amen? Amen. Na-imagine nyo ba yun? Mahirap bang ma-imagine yun? Kung gusto ng Panginoon, ginawa niya na. Pero hindi niya ginawa kasi hindi yun ang mission niya. Amen. Hindi yun ang method niya. So tapusin ko na. Amen? Amen. Ang Panginoon, may mission siya. I-align natin yung sarili natin. Kaya ngayon, yung kayamanan, salamat kung meron, pero hindi tayo yayaman na ganun. Maniwala kayo. Gawin mo yung kalooban ng Diyos kung paano siya nga pinatay.
pinagalitan, pinagplanuhan, pinuntirya siya eh. Kasi ikaw gusto mong yumaman, tapos naglilikod ka sa Diyos, ano ka? Sige, tama na, baka maano naman si Abante. Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again, sa additional sa aming series about the Lord Jesus Christ. Yung mga maraming pang idadagdag dito, Panginoon, mga kailangan doktrina na maaral ng iba, na makilala ka namin ng lubos, Panginoon, even yung mga details about you, Lord. Of course, marami ito ina-abuse, and therefore, kailangan ma-identify din namin yung mga kasinungalingan na kumakalat para purong-puro po yung matira sa amin, paniniwala sa inyo, yung tamang kayo talaga, inyong sa panahon ngayon, today, yung inyong mission. Nawa kami po yung palain, Lord, as we align, as we do your mission also, Lord. Kung yung mga bagay hindi namin kaya gawin by ourselves, Panginoon, na kami maging lingkod nyo, parang matupad nyo, Panginoon, yung inyong mission. So, natupad nyo naman yung iba na, later, yung iba pa. So, I pray na, again, hindi kami mag-isip, Panginoon, ng sarili na yung mission. Mag-iisip kami sa aming sariling utak at puso. And then, itataas namin kung anong purpose namin, katulad yung ginagawa ng sanlibutan, Panginoon, nawa. Matutunan namin na magsubmit sa inyo sa lahat ng bagay, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Lord, ay mga blessing, Panginoon, na i-pray namin na kayo hindi na madamot. So, i-pray na kayo pa magpakita sa inyo mga tao, Lord, na sapat ang binuprovide niyo at kaya niyo i-provide sa amin. So, ilang po, Panginoon, nais lang sa bilang din. Kanina umaga, mayroong pagbalik. Nawa ang bawat isa ay magtiwala sa inyong lubos. Isipin namin ang mission, Panginoon, sa mundong ito bilang lang araw namin. I-pray katulad ng mga nakikita na yung mission critical ginagawa namin, Panginoon, sa sanlibutan, lalo na itong inyong mission ay critical, Panginoon. So ito po yung gawin namin, gampanan na maayos at lagi sa puso, Lord, ito yung dating gampanan, tupad sa iyong buhay, Panginoon. So ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen.